kalooban mo, dapat ang ginagawa natin is we care for them. I am not perfect pagdating sa love, especially sa asawa ko. Medyo nakakapaas din ako ng boses, pero hindi yun ang mahulugan na hindi ko na siya mahal. Amin na rin. Sobrang hilig po yun. Hindi ko loko po nga. Bumili ako ng soft drink sa Asda kanina. Sabi ko, nakita mo ba yung flowers na pinitas ko sa cementerio kanina? Biniro ko lang, paminsan-minsan lang naman. Hey, bumili naman ako ng flowers sa kanina. Ang love daw is not provoked. Paano ba Tagalogin ng provoke? Hinahamon. Hinahamon! Medyo, ang hamon is challenge lang. Ang provoke is at bigyan ko ka na. Ha? Sigubulabot na. Siniga. Ah, ganito ang provoke. Pinilit or inudyukan mo or pinensa mo na mag-react. Yun ang provoke. Halimbawa na lang. May mga ano, example eh. Sorry na lang. May mga lalaki, mga mister na hindi naman nananakit. Pero pag sinaktan ng misis, napoprovoke na rin. Diba? Ang gusto sabihin doon, parang huwag masaktan, huwag manakit. Bahala na kayo kung iintindihin nyo, ganyan ba si pastor at saka si misis? Bahala na kayo. Nasusundan niyo po ba ako? Ganyan ang pag-provoke. Para magand, talagang inaano mo, inuubos mo yung pasensya. Yun, isa pang ano yung provoke is, inuubos mo yung pasensya ng isang tao na sabi nila, pag napupuno ang takalan, pinupuno mo ang takalan na yung pasensya niya, talagang sinagad mo na, na-provoke. Pero ang love daw, hindi na po provoke. Hindi na uubos. Ang sarap pala isipin na ganun pala ang love. Ano? So, kung maintindihan natin ang real meaning ng love, ang dami nating shortfalls. Nasusundan ba? Ibig ba sabihin yan, hindi napipikon? Ha? Napipikon? Iba ang napipikon kaysa napoprovoke. Ang pikon is medyo mababaw ng konti kaysa provoke. Pwede kang napikon na hindi ka nanakit. Pwede kang napikon na hindi ka gumante. Alam niyo ba, hindi lang ako napipikon sa inyo? Madalas! Nipigil ko lang! So, love is not provoked. Isa ba? Love thinks no evil. Hindi na nag-iisip ng masama ang pag-ibig. Pero, huwag naman sana mangyari ano na sa Amerika, dahil sa taas ng mga insurances doon, may mga, lalo po nga Pilipina, mayroon nga Pilipina na pinakasalan ng tanong, tapos pina-insured, pinatay. Sino pinatay? Pilipina? Alam naman yung tanong. Pilipina, siyempre. Ang Pinay, siyempre. Hindi lang yan sa Amerika nangyayari, maging sa bansang ito. May nangyayari din na pina-insured tapos pinatay, nakuha yung insurance. Di ba yung alam kong lately nangyari yung pana na may kalaguyong yung pana na natatandaan niyo yung news na yon na pana yung lalaki, may kapit pala siya dahil may insurance yung misis niya, pinapatay yung asawa niya para makuha yung insurance. Pero ang sabi doon sa Bible, love thinks no evil. Kaya mga babae, huwag kayong basta-basta sumagot. Ilan lang kami po, kukunti lang kami mababae. Okay, isa pa. Love does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth. Hindi na nagagalak, hindi na sisiyahan sa kasalanan o sa wickedness, kundi sa katotohanan na sisiyahan ang love. Nasusundan ba? Okay, isa pa. Medyo mahaba-haba ito. Love bears all things. Ano pa kaintindihin nyo kapag sinabi yung love bears all things?
Yung ano siya, mapagbigay. Mapagbigay? Martir. Mapagbata? Kapag ikaw ay mapagbata kahit, halimbawa na lang. Halimbawa na lang, ito example na lang. May mga bagay-bagay na ginagawa ko pero pwede ko naman hindi gawin. Nasusundan niyo po ba ako? Kumbaga, napakaraming burden akong dinadala na pwede kong sabihin, pwede mahati-hati naman tayo ng burden. Pero, sabi ng Bible, love bears all things. So, kahit hindi man nararapat sa'yo dahil nagbe-bear ka ng all things, magawang kampana. Isa pang ibig sabihin ng love bears all things is, sabi nila, di ba sa kasal, mayroon tayong agreement doon between your partner and the Lord na for better or for worse, for richer or for poorer, till death do us part. Pero bakit maraming hindi namatay pero nagpa-part? Hindi ko mali yung pagkakadinig. Ha? Mali yung pagkakadinig. Bakit kasi ang nangyari, they could not bear all things. Sa honeymoon lang, medyo ang sarap ng relationship, ang sarap ng pagmamahalan, pero nung nagka-problema lahat, lalo't marami ng utang, hindi na nabibear all things. Kapag medyo 26 lang yung waistline, medyo sarap-sarap yakapin, pero ewan ko nung nag-34 na yung waistline ng misis, kung masarap pang akbayan. Wala akong pinapatamaan ha, pero ang gusto ko sabihin dito is, no matter ano man ang appearance, no matter ano man ang situation, dahil you know how to bear all things, gawin mo at mahalin mo ang partner mo or ang si taong sinabihan mong mahal mo. Bakit? Kasi love bears all things. Amen. Sabi ko sa inyo, hindi ako perfect pagdating sa love, but I still need to preach it. Amen. Kung perfect na ako, kasama ko na si Lord. Amen ba? Okay, isa pa, love believes all things. Sa totoo lang, nasabi ko sa inyo, nagkakaroon ng maraming pag-aaway ang relationship kahit sa mag-asawa man o sa mag-boyfriend o magkaibigan kapag nawalan ng trust sa kapwa o sa isa't isa. Amen? Meron nga akong alam, bumibili lang daw ng ulam pag hihinalaan na may kasundo or may kinakatagpong boyfriend. To the extent, sorry to say, parang dumating pa sa time na amoy-amoyin pa yung underwear, baka may ibang nakialam. Napaka ano ba? Nagpa-asawa pa at walang tiwala. Pero sabi ng Bible, love believes all things. Na kahit mayroon kang prejudice, kahit mayroon kang panghihinala, pinaniniwalaan mo pa rin kasi mahal mo ang isang tao. This is where the word love is blind sets in. Alam mo, may hinala ka, pero dahil mahal mo, pinaniniwalaan mo, kaya may mga taong martir kasi kahit alam na nilang nagkasala, pero pinaniniwalaan pa rin nila kasi ganyan ang tunay na pagmamahal. Love leads all things. Amen? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay, aside from that, love hopes all things. Umaasa. Maging sa pinakamahirap na sitwasyon, para bagang wala na kapag-apag-asa, parang wala ka na makitang liwanag sa iyong kadiliman. Dito na ata yung magpapadevelop sa dark room. Para sabi na nila, a friend in need is a friend indeed.